Hello mga Kern, another play to earn video ulit tayo. And for today's video, silipin natin si Metakingdom. So bago yan mga Kern, disclaimer muna tayo. This channel does not condone any legal activities or scheme. Everything that I post here is only meant to educate and inform the viewers about the different website, page, games, or application when money-making potential. However, there is no guarantee that you will earn money from following my pursuit, or that my experience will be the same as yours. And since I'm not an expert in this field, do not forget to research further and invest at your own risk. And mga Kern, si Metakingdom ay isang play-to-earn NFT game and yung tema nga nito ay isang strategic warfare na kung saan na-upgrade lang natin yung heroes and territories natin para mapalakas sila and madali natin matalo yung mga kalaban natin. So mga Kern, ito yung game trailer niya and sabay-sabay natin siyang panoodin para magka-idea tayo sa actual gameplay ng larong ito. And yun mga Kern, ang epic ng trailer niya and nakita na natin yung actual gameplay niya. And nandun yung battle natin, yung strategic game natin, and nandun din yung mga heroes natin na magagamit natin sa play to earn. So madali na natin masusundan tong website niya. And dito sa baba mga Kern, dito sa game story na nakita na natin yan kanina. So ayun yung nasa trailer kanina natin, so baba tayo dito sa mga heroes NFT natin. So dito sa Metakingdom, meron tayong available na 8 heroes. And ito nga yung mga NFT natin na sila Relic Scholar, Dragon Teeth, Merchant King, Iron Peace, Forging Master, Crystal Sage, Judge, and Dragon Tail. And bawat NFT nga natin mga Kern is merong special attribute and skill. Tapos divided din siya into 6 level of quality and 4 categories. So mahirap lang malaman mga Kern kasi wala pa silang white paper. And hindi pa natin alam kung yung mga quality niya is ito yung mga rarity natin. Pero yun nga mga Kern, pwede kang mag-collect ng mga hero piece through battle. And yung mga hero piece is magagamit natin to upgrade heroes. Tapos dito naman sa baba yung mga NFT alliance natin. And sa Metakingdom meron tayong 40 alliance legion. Tapos yung lord na merong alliance badge is can build their own legion and become their own NFT asset. Tapos yung mga sasali dito sa alliance na to or yung mga legion member natin is makakakuha ng alliance coins and points by completing tasks. Tapos magagamit nila yung mga coins or points nila sa alliance store na kung saan mabibili natin yung mga props and materials.
So ito mga Karn, yung mga badge ng alliance natin. And sana lang mga Karn is meron man lang silang white paper nga. Yun nga, para ma-check natin ng maayos yung gameplay niya. And kung paano tayo kikita ng pera, syempre. So malaking bagay din kasi yon para alam natin kung mag-i-invest tayo sa game na to. Pero anyway, mga ka-earn, dito naman tayo sa territory NFTs natin. Na kung saan pwede tayo mag-own ng sarili nating land by holding crystal shard. So meron tayong 10 land dito, ito mga ka-earn, na pwede nating i-buy and explore. And bawat land nga dito mga ka-earn is meron training ground na kung saan maitetrain mo yung mga troops mo to gain gold and resources through adventure. And pwede din tayo mag-develop ng sarili nyong land and maaari kayong makakuha dito ng new resources such as food, wood, iron, gold, and madami pang iba. Tapos pwede din natin i-upgrade yung mga mabibili nating land. Yan mga ka-earn. And dito naman sa baba, ito yung mga game features ni Metakingdom. So nasabi na natin na halos lahat dito. So si Metakingdom nga is a play to earn game. And yung way nga natin para kumita ng pera dito sa Metakingdom is pagkukombine ng heroes natin and sell it for higher price. Tapos meron din tayong mga sale materials, adventure, and marami pang iba. Sa unique hero gameplay naman mga ka-earn, pipili ka lang ng hero mo. And each hero can carry 3 teams of soldier. And meron tayong 6 types of soldier dito na may mga different skill. Tapos dito naman yung mga NFT social land natin. Merong mga private land na merong adventure system that allow PBE copy and expedition to gain revenue. And last, exciting combat, yan mga ka-earn, na yung mga players can join the alliance and participate in pierced battle between the alliance. So yan mga ka-earn, kung nakakapaglaro kayo ng mga MMORPG game na may mga guild war or clan war, ayan, parang same lang tong alliance gameplay natin. And madali lang naman daw siyang matutunan, pero mahirap daw ma-master tong game na to. So mga ka-earn, check nga natin yung gameplay niya. And ito mga ka-earn yung game niya. So dito pipili lang kayo ng map na kung saan gusto nyo makipag-battle. So click lang kayo ng kahit ano dyan. And dito ito yung mga enemy na makakalaban natin and ito yung power score nila. Tapos sa baba nandyan yung mga reward na posible nating makuha. So make sure nyo lang mga ka-earn na mas mataas yung power score nyo kaysa dun sa kalaban nyo para hindi kayo matalo. And after nyan, click lang natin tong combat. Pumili lang kayo ng hero na gusto nyong gamitin and set out lang natin siya. So ganito yung gameplay niya mga ka-earn, same na same dun sa trailer niya. And sa left side meron tayong auto na kung saan automatic siya mag-i-skill pag napuno na yung yellow bar sa baba. Pwede nyo din naman i-normal yan mga ka-earn para magamit yung skill sa tamang time. So mas maganda kung naka-normal siya para hindi siya automatic na nag-i-heal kung sakali man na full health kayo pag namatay natin tong bot sa next round na tayo. So makikita nyo dito sa taas meron tayong time and 2 over 3. So pag nanalo ulit tayo dito, doon na tayo sa boss sa 3 over 3. And pag nanalo tayo doon, makakakuha na tayo ng reward. So let's see. And yun, mapapansin nyo mga ka-earn, hindi nababawasan yung health ng mga heroes natin. Kasi nga meron tayong healer and masyadong mataas yung power score natin sa kalaban natin. So easy lang natin tong matatalo. And yan nga mga ka-earn, win na tayo and wait lang natin yung reward natin. So ito yung mga nakuha nating reward mga ka-earn. And yun mga ka-earn, sa mga gustong bumili ng Alliance Badge natin or yung mga NFT natin dito, meron tayong pre-sale na gaganapin sa April 7. So mga ka-earn, ayan, meron tayong Alliance Badge dito, Land Blind Box, pati Hero Blind Box. So konti lang yung Alliance natin mga ka-earn, tapos kung gusto nyo mag-start ng initial investment, nandyan yung Hero Blind Box natin na meron tayong 6,000 quantity. And $50 lang siya. Or nagkakalaga siya ng 2,500 PHP. So para nga maging whitelist kayo mga ka-earn, click nyo lang yung Twitter account niya. Punta lang kayo sa Twitter account, link in the description. Tapos dito mga ka-earn, click lang natin tong Gleam. Tapos dito mga ka-earn, kailangan nyo lang mag-sign up or mag-sign in, mag-login dito sa ano natin, sa Gleam natin. Gamitin nyo yung Facebook nyo, yung Google nyo. Yan mga ka-earn, wala palang Facebook, Google pala. Tapos gawin nyo lang yung task dito sa baba mga ka-earn para magkameron kayo ng points or yung entries natin. Tapos mga ka-earn yung entries natin, ayun yung magiging ano natin, parang raffle ticket natin para mapili tayo or maging whitelisted tayo. So kung makasali ka mga ka-earn dito sa ano natin, sa pre-sale natin, makakabili ka nga nung
mga ano natin, mga NFT natin. And yun nga mga ka-earn, kung sakali man tumaas yung presyo ng NFT natin, mababawi agad natin yung investment natin dito. So alam naman natin mga ka-earn, sa NFT game, una-unahan lang talaga. And kung sino yung mga makakabili sa whitelist or sa pre-sale nila, sila talaga yung kumikita and nag-a-ROI agad. So check naman natin mga ka-earn yung team na bumubuo dito kay Meta Kingdom. So napansin ko lang dito mga ka-earn, fully duck sana sila. Kaso pag kinlik nyo itong link in nila, mapupunta lang din kayo sa website nila. So siguro hintay na lang natin lumabas yung white paper niya and matagal pa naman kasi yung pre-sale nila mga ka-earn. So okay lang yan na ganyan muna siya. Pero sana mag-update na sila soon. So for roadmap naman mga ka-earn, siguro nandito pa lang tayo sa Q1 kasi hindi pa naman nalabas yung token contract audit nila. Sa Q2 naman yung preparation ng game. Marketplace development, ayan, Polygon smart contract development, new core gameplay, core gameplay development, and sa Q3 naman yung launching nito ng ano natin, ng Alpha 1.0, early access sa game, tapos NFT monster pre-sale, and NFT reward from previous staking pool. So yun lang for today's video mga ka-earn, and na-update ko na lang kayo sa mga magiging update dito kay Meta Kingdom. So palike naman ang video na to and pa-subscribe para updated kayo sa mga YouTube videos natin, and yun lang, peace out!